We are prepared right now, Ina, because meron na tayong initial vaccination. The vaccination natin saka natural immunity, this hybrid immunity is actually fine. And then the second nating silver lining is that meron tayong molnupiravir which shortens the recovery. So meron tayong weapon. Tapos sanay na tayo mag rapid antigen testing and then sanay na rin tayo on the minimum public health standards. All just we need to do is just to reboot ourselves to that kind of rigidity before. Kasi meron na tayong immunity, meron na tayong molnupiravir. Ang hospitals naman natin, ready na yan. Nakakasa na yan. Meron na yung available beds for COVID cases. At yung mga ibang isolation facilities and quarantine facilities, hindi pa na-knockdown eh. Nandyan pa rin siya. They can just open it at this point eh. So ako, di ako natatakot dyan with the surge eh. Kasi we're protected. Hindi yan katulad ng Delta variant na wala tayong panlaban. Ang concern ko lang is basically, pagkaroon ng surge, mai-install na naman ang ating economic recovery. Yun ang aking concern. Kasi nakakasipa na tayo. Tsaka yung, at aking concern din, mas mababa yung vaccination and booster rate natin outside of the national capital region. Yung NCR kasi, preparado yan eh. Kasi yan ang pinakabakunado. But in the countryside, makikita mo naman yung report ng OCTA, most of the positivity rate ay outside of the national capital region, yung matataas ang positivity rate. Ang national positivity rate natin ay mababa na eh. Single digit eh, 7.2%. Pero hindi naman nagte-testing. But you look at the other peripheral areas, nasa double digit pa rin sila. Camarines, andyan sa mga Visayas, Mindanao, mataas yan. So, and then, ang mga turista naman, hindi naman dinadayo NCR. Ang pinupuntahan ng mga turista, siyempre, yung tourist destination, pupunta yan ng Iloilo, pupunta ng Bohol, Siargao, pupunta yan ng mga... Ang norte, ang taas ka ng positivity rate eh. Kasi pinupuntahan ang Ilocos, Isabela, Benguet, ang taas ang positivity rate kasi dyan yung mga malamig eh. At saka dense na rin ang population ng Baguio eh. So... the long and short of it, Ina, we're ready, but we don't want to stall our economy. Kaya kailangan ibalik nila yung same rigidity, the same rigor, so that we'll be able to dance with the problem. Kasi definitely we are in a storm, but I think we don't need to wait for the storm to pass. We just need to dance with in the rain. Yun ang kailangan natin gawin eh. Hindi naman lilipas itong problema ito eh. Ang kailangan lang natin is how to adjust to the present crisis that we have right now.